kumuha-kuha lagi, ah. Morning, guys! Kasi sherry route lang namin ni Mami Nenet. Mga bagong gising. Naglabas ka na ng karne, Linet? Hindi pa. Congratulations. You're the best. You're the best in the West. Ah, ito na nga lang yung ano. Para ano, yung manok nilagay natin. Sa ating magsasopas ako para merong ano si Mother. Merong, what do you call this? Uy, English! Paka-English! Meron siyang ano, sabaw. Pag-ano ko nga siya. Pagluto natin ng chopas. Meron akong ano eh, meron akong tinirang mga hita ng ano, ng manok. Ilaga natin. Congratulations! Of course! Mapagalitan tayo ni Linet pag ano eh. Inubos natin isang buong manok sa isang lutuan. Yan. Tsaka hindi namin na... hindi natin nauubos lagi. Ano? Yung niluto ko kahapon na tilapia, guys. Alam nyo ba kagabi, hindi na naman kami kumain ni Linet. Ano na naman? Sinanay na naman ang ano. Sinanay ang mag-isa niyang naghapunan. Ewan ba, hindi naman na kami nakakain ni Mami Nenet sa gabi. Pag yung tanghali, yun na lang. Salang natin ang maaga para makaluto tayo ng maaga. As usual, kagaya kahapon. Guys, ito talaga ang ano, ito talaga ang binigay sa akin na trabaho ni Mami Nenet dito sa sarili kong bahay. Take note. Sabi niya, ikaw dyan. Magluto ka para makalinis ako ikaw sa buong paligid. Ano siya? Ayaw na ayaw niya yung madumi yung ano namin, yung harapan namin, yung... Basta, pag may nakita na siyang mga kalat-kalat, gusto niya, mawalisan na kaagad. Eh ako naman sabi ko, hayaan mo yan. Pag merong magwawalis, eh di may magwalis. Pag wala, di wala. Alam niya naman sa Dubai, wala namang gaanong ano, di ba? Wala namang nagwawalis sa harapan. Yan, habang nagluluto ako, guys, nag-e-edit ako. Ayun si Mami Nenet, oh, paalis siya. Bibili ng ano, yung kape namin. Yan. Sasasalot na barrio yung pupunta. Huwag mo na isara yung gate. Eh, ano mo, hilahin mo na lang, Linet. Yan ako, ito. Huwag mo na isara yung gate, hilahin mo na lang. Yan, kumukulo na yung tubig. Ang sikreto ko, guys, kapag nagluluto ako ng ano, ng macaroni, ng... Oops, teka, tandaan. Teka lang, ha? Baka masobrahan ko, hindi namin maubos. Pag nagluluto ako ng sopas, basta anything na macaroni ang gamit ko, nilalaga ko muna, guys. Tapos, pagkalaga ko, kapag malambot na, lalagay ko siya sa running water. Para yung ma-stop na yung pagkaluto niya. Alam nyo pag ganun ang ginawa ninyo, hindi malalabog yung ano, kahit painit kayo ng painit, hindi malalabog yung sopas ninyo, kaya yung salad ninyo. Kahit painit kayo ng painit, lalo na sa sopas, hindi siya ano, hindi siya yung mamamaga ng husto. O ganun yung ginagawa ko. Anyway, pang tatluhan lang naman itong ano, itong gagawin ko, kaya konti lang. Baka kasi masobrahan ko eh. Tama na kaya yun. O dagdagan ko ng kaunti. Kaunti lang. Oops! Ayun. Para tatlong luto ko ito. Hindi ko alam kung isang kilo to eh. Siguro isang kilo nga. Mahal dito ng bilihin talaga. Ay, what to do? Sa bagay, pag nag-convert ka naman, parang ganun din. Pero mas mura pa rin doon, guys. Sa Dubai. Kasi $2 lang ay 2 dirhams lang. Hi, Mother! Gising na ako agad eh. Bakit ka aga? Hindi na kayo makabalik sa tulog? Talagang ganun. Pag-isan din sa napapaaga. Kaya nga, kaaga nyo naman. Buti nakatulog pa kayo kanina. Awa. Magluluto ako ng sopas, Nay. Para meron tayong sabaw. Sopas. Sopas. Tatlong sana. Tatlong kalan. Hindi. Naluto ko na yan. Yung itlog na nilaga.
Tsaka yung ano, sa hug ko. Wala si Lynette. Kumuha siya ng ano. Asan si Lynette? Kumuha ng kape. At saka po sana yung putok. Wala akong putok ng kape. Ano kagabi? Oo, mamaya. Oo nga, nung nagutom kayo. Kaya nga. Mahal na ba ang cheese dito? Sa gawin natin? Alin? Ito? I-try niya. Aling cheese it? Anong cheese it? Ay, cheese. Yung cheese. Yung slice? Slice na cheese? Oo. Oh. Try niya mamaya pagdating niya. Meron din naman silang tubo ah. Yung cheese rin eh. Cheese din ang gusto niya eh. Oo. Oh, oh. Masarap kasi ang cheese. Magiginawin sila, grabe. Buti naman ah. Eh, kailangan ko yung cordyceps na eh. Gusto ko yung cordyceps. Maganda yun sa ano, diabetic. Kape at gatas, sabay na nawala, naubos. Kaya nga. Yan, tagal pa naman ito. Yan, ito na guys, naluto na. So, anuhin natin siya ng running water. Buhusan natin ng running water dalawang beses para matanggal yung init niya, para hindi magtuloy-tuloy yung kanyang ano, paglambot. Ito guys, ang nagturo sa akin ito si Popsy. Sinabihan niya ako kasi madalas nga na yung mga noodles ko noon, yung mga sopas ko, madalas na nalalabog. Kasi sabi ko, bakit kaya yung iba kapag kumakain kami ng sopa sa ano, sa labas, pinapainit naman nila, hindi nibili ba? Pinapainit tapos hindi naman siya nalalabog. Samantalang yung luto ko, maya-maya lang ng konti, labog na yung pala. Ganito yung ginagawa. Mainit pa kasi, kaya ano, kaya ginagamitan ko ng tinidor. Kala ko dyan na si Lynette, wala pa pala. Net! Saka bumili. Bili ka daw ng putok. It really hurts. Waiting, waiting si mother. Hindi pa ano. Hindi ano? Pa. Ha? Hindi niya makita yung price list. Yung? Hindi. Ba't niya hindi niya kabisado? Ilang taon na siya nagtitinda? May price adjustment. Bumaba? Tumaas. Di siya na. Hindi mo nabayadan ito? Ito yung ano, ito yung... Ay, nako. So, dilim na naman eh. Ayun. Umalis uli si Mami Nenet. Bumili ng ano, ng putok. Kasi yun ang gusto ni Nanay sa umaga. Yung tinapay na putok. Ako din, gustong-gusto ko din yun. Kasi isa lang, busog na busog ka na. Hindi kagaya yung umpan. Naghahanap ako ng ano, ng brown bread. Ang hirap, mabilis siyang maubos. Nung nagpunta kami ng Gimba, nagtanong ako, gumagawa daw sila pero lima lang sa ano, sa isang araw ginagawa nila. Tapos umaga pa lang ubos na. Eh sabi nila, kung o-order daw, ipag-iiwan. Kaso nga Gimba naman. Eh ang layo din. Dito sa tabi namin, hindi daw sila gumagawa ng brown bread. Meron namang bakery dito sa tabi namin, kaya lang yung putok niya kasi, hindi kasing sarap nung ano, yung dinadayo namin doon sa duluhan ni Mami Nenet.
kainin na natin yung ano. Isa lang ang kinuha niya, kape. Meron akong kape. Nagpakuha ako, Cordyceps. Nagpakuha din ako ng kape ko, Nay. Cordyceps. Siguro, kumuha na rin siya ng kuya. Yung para sa ano? Sa kumuha. Alzheimer. Meron, kumuha siya. Kumuha. Ay, yan na lang. Nagulugong siya ng mga pipito. Pero ang pinagin sa buka. Ah. May kinuha rito. Ah. Hindi na niya pinalikan. Naiwan na. Oh, nung nangangamuhin na, ayan na. Takbo na. Takalang niya naalala. Hindi, sa dami ng trabaho niya. Natutuliro na. Oo, natutuliro. Ay, pasayos yan. Diyan, makain sa loob ha. Kumain na yung ako. Malinis na sa loob. Ayos, ayos na. Sabi. Kaya nga. Oh, oh, kaya nga. Patapos na. Nay, hindi pa nga sigurado yung presyo eh. Kasi may price adjustment daw. 900 plus, ganun yan. 90. Tumaas. Ano? Susundan ko yung Fairlife. Fairlife. Ate. Ako mauna eh. Ay, may dalawang kabandaw doon kung wala yung tao na may-ari. Ikaw na, ikaw na. O, mamadaliin ko na ah. Dahil nagmamadali ka naman. Tama ko naman. Consideration naman. O, ayan. Sandukin mo na. Consideration naman sa nagtatrabaho. Hala. Parang diskanso lang dito ah. Parang dumiskanso lang eh. Ang tagal-tagal ko dun kay Mamut, ang tagal-tagal niya, naliligo siya. Gatas. Bumili ako. At saan? Sa Gimba. Nung ano tayo. Nakakang rumabas ka kanin. Sarado pa si Brian. Siyang nagtitinda dyan eh. Ang trabaho ko. Ayaw na. Asan na yung Korea? Ay, ayoko na may buto. Pagsupasin mo nga rin yung mga aso. May maraming gulay. Kain na! Kain tayo.
So, pass po kayo dyan. Nabukta mo naman na ito. Hindi ko naman nabuktaan. Doon na kayo na ito. Dapat patagalin niyo pala nanay sa ano, sa sabaw yung mga gulay niyo. Kanyang kape ni mother. Masarap yung putok. Masarap pag maraming paminta. So this is... Ano yan? Tikman nga natin. Handa. Para masarap siya. Handa. Ano na ito? Banana pudding? Handa. Putok. Banana pudding ba ito, nanay? Hindi ko pa natikman, kaya hindi ko alam. Banana po. Banana pudding? Yan ang pinamerienda ko nung nagtalimba sila ni gustong gusto nila. Ito? Magkano isang slice na ganyan? 5 pesos. Ganda. Nanay, ang ganda ng baso na ninyo na ito tapos ano, hindi nyo ginagamit lagi. May takip pa. Yun naman yung ginagamit. May takip pa. Ang ganda oh. Ang ganda ng ano ni nanay oh. Dunkin' Donuts. May donut ba dyan sa Gimba? Tinanggihan ko na yung donut ni John ni ano eh, Mar dyan eh. Deep fried yun eh. Nakaka- ay, oo. Deep fried yun. Maraming sinipsip na mantika na yun. Maganda rin ang bilad nila, hindi natuturo.
dumating na yung ano, pinakiskis ni Mami Nenet. Sagot niyo, narinig mo ako hindi. Siguro yung sa kay inom din ng gamot. Oo. Okay. Hindi ko, minsan hindi ko mawawaan yung salita. Kaya kailangan eh, kung tayo sa mga natural. Sa baba na lang yan, anak. Sa babaan niya, sa gilid niya. Diyan, diyan. Ayan. Ano yan? Ay, darak. Dalawang amo. Lynette, hindi ka humingi ng ipa? Lynette? Bakit? Hindi ka humingi ng ipa? Hindi naman ako makakaalam ko sa anong magagawa. Ay, ganun ba? Bakit daw? Ipa? Oo, oh, bakit yun? Sa halaman. Oo nga. Ala, ala. Bakit nga? Ba't wala? Nalimutan niya. Hindi ba pwedeng magbalik siya? It really hurts! Ang magmahal ng ganito, it really hurts! Maghahanda sila ng ipa. Makakahingi tayo. Oo, maganda. Walang ipa, talaga maganda yung ipa. Kaya nga. Sige ka, pagminsan ano. Sana makahingi ng dalawang ipa. Tayo lang ang kaya nga, oh, ang dami na naman naming bigas. Anim na ano, anim na kaban. Pero the worst sa lahat ng anihan ito. Ngayon? Mas maganda nung nakakaraan, ano? Maganda nung nakakaraan. Eh, lahat naman eh. Wala tayong magagawa. Kalikasan yan eh. Walang na ano ngayon. Walang nakaligtas ngayon sa ano. Sa pasa. Tsaka yung mag-aanihan na lang eh, nag-ano pa, na bagyo, di ba? Laganap. Oo. Laganap. Sana mas ma-presyo yung merong mga talay at bigay. Oo. Kasi wala pang bibi, may pagkain na ang bibi. Yung mga pugpog, yung mga ano. Kaya nga, sabihin ko na kay Buboy, wala pa yung bibi, may pagkain na. Matay ko pa kayang pinahinging mga yung palay ng mga sobra-sobra nun ay si Inang lang ano sa mga ano daw nila. Sa hayop nila. Ay, pwede pala sa manok to yun. Yung mga nakukuha ng mga ano. Oh, oh. Nagbilad ka dahil niyang nakuha kaya. Sa sobrang gano'n. Di ba yung anihan na ito? So guys, kami ni Mami Nenet dito sa ano? Sa loob, yung mga box na inayos namin noon. Kasi dito namin iniwan yung mga bedsheet. Wala. Merong mga butas pero sa supot lang. Sa supot lang. Ay, ayan Lynette, oh. Ayan siya, oh. Kinain ginaga. Ako. May mga supot. Dinaga. Ito pa, oh. Sayang, bago. Bagong-bago. Ito din ba? Sayang yung mga gamit. Ay, ito wala. Parang ano lang. Wala ano. Wala na. Sinira ng daga.
Kinanginat-ngat niya, oh. Pinlastik ko pa naman. Ito yung mga kinanginat-ngatan ng daga. Dami, oh. Tapos, ayun. Side na yun. Ito, maayos yan. Saka yung nilagay ko dito sa box. Marami pa doon. Laking problema nito. Tignan nyo naman ito. Oh, butas. Ang dami yung mga bedsheet ko. Ang daming bedsheet ang butas. Tapos mga damit na ano. Yung mga damit namin maayos. Pero talaga yung nakakaiyak yung mga bedsheet. Sayang ang dami. Ayun oh, hiniwalay ko na. Ang dami talaga. Tapos ito, mga damit dito, hindi napapakinabangan. Talagang ayun na mo nila. Talagang pinagkakagat nila. Kaya dito ko na nilagay. Ayan, oh. Oh. Wala na. Sayang. Sakit sa ulo. Paputulan ko na lang kay Laylayan nito. Ayan, oh. Ayan guys, naligo na kami ni Mami Nenet. Nakaligo na rin siya. Tapos, andito yung mga lalabhan. Hindi rin namin natapos yung trabaho namin ngayon. Si Nanay masama ang pakiramdam. Ayan, nakahiga. So, sasamahan muna namin. Kain ka. Then, tinapay ka. Tinapay. Tapos yung tinapay. Ito, ilagay na natin ito. Sa loob? Oo, oh, para pag nagutom sila. Para hindi lumabas. Oo, kasi kagabi lumabas sila. Nagutom daw. Malayan namin na wala na doon sa ano. Ganyan si Nanay. Pag ano, maganda yung pakiramdam nila, okay lang. Tapos biglang sumasama yung pakiramdam. Ayan, kahirap. Lalo na pag mag-isa lang si Lynette dito. So, ayan guys. Ayan. Kakain si Lynette ng ano na lang, ng tinapay. Ako nag-ano, kasi maghapon, so pas lang yung kinain namin. Hindi na kami ano, hindi na kami masyado mag-iingay. Kasi nakatulog si Nanay. Maya-maya lang pag nagising sila, papasok na rin kami sa ano, sa kwarto. So habang nakatulog sila, dito muna kami. Parang babantayan din namin. Hanggang dito na lang guys, ang vlog natin sa araw na ito. Sana po nag-enjoy kayo. Kahit na ngayong gabi medyo may bulong-bulungan na tayo. Dami din namin nagawa ni Mami Nenet. Sa maghapon, nakapagpakiskis din siya kanina. Tapos yan, nag-try kami na linisin itong kwarto. Sobrang dami talaga ng mga gamit na nandun sa loob. Kaya, hintay na lang natin si Buboy, ano. Hintay na lang namin si Papa para ano, meron kaming kasama. Kailangan namin ng lalaki talaga. Okay guys, kita-kita tayo mamaya o kaya bukas ng umaga sa Share It Out. Paalam ka na, Mami Nenet. Bye! Bye. See you tomorrow.